Hello, good afternoon everyone. So, narito na naman tayo, nagbabalik tayo. Magre-repair tayo ngayon ng portable speaker. So, dinala lang sa atin ng ating customer. So, bago ko simulan ng ating pagre-repair, sa mga hindi pa nagsusubscribe, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Okay, click na rin ang notification bell para updated kayo sa ating channel sa mga ina-upload natin videos about sa mga nire-refer natin. Para sa mga baguhan, makakatulong ito ng malaki sa inyo. So, simulan na natin. Ito na, ligtarin ko ng camera. Ito, ito yung gagawin natin ngayon. Bali, pinikap ko lang siya sa baba. So, ang sabi ng customer, hindi daw gumagana yung kanyang switch button. Ayan. Portable speaker siya. Bali, ang ginawa niya, lagyan na ng tape. Hindi gumagana yung mga switching button niya dito. Ito, mga button. So, hindi na daw gumagana ito eh. So, palitan natin. May lagyan ng tape po. Kabilaan. Saka ito pa. So, first time kong buksan to. Nabuksan na nila. Kaya, buksan ko siya. Sabi natin ang kanyang open. Ito may tornado dito. Iba nga lang yung kanyang type. So, kuha muna ako ng pambukas. Hanapin ko yung pambukas para sa ganitong style. Hanapin ko na. So, yun. Bali, nakuha ko na yung aking pambukas. So, hinahanap ko pa siya eh. So, anong kasya dito? Ito siguro. Hindi kasya. Sumunod. Try natin to. Okay. Kasya na siya. So, kulang na siya ng isang kulang na siya ng dalawang tornilyo pala. Hindi lang dalawa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So, kulang na. Dadalawa na lang. Siguro hindi na naibalik na mayari. Buksan ko lang siya. Tanggalin ko lang yung tornilyo. Ayan. So, tanggalin natin tornilyo. Dadalawa lang naman siya. Pasensya na, medyo makalat ang aking repair station ngayon. So, marami tayong ginagawa. Busy tayo araw-araw. So, marami tayong repair. Pagaling ko lang sa home service. Kanina. So, araw-araw may home service tayo. Kaya, pasensya na. Medyo hindi na rin tayo nakakapag-post sa YouTube. So, yan. So, ano kayang klase ang kanyang tornilyo? Tanggalin ko lang yung mga tornilyo na ito. Yan. Tingnan natin. Angkatin na natin ito. So, dinikit siya. Tanggalin muna natin kasi hatiin natin siya. Dinikit na ulit. Dalawa. Nandalo lang nakuha natin yung tornilyo. So, may mga tuklop-tuklop na siya. Inangat na niya. So, pinalkal na rin siya. Ako naman na magtutuklap ngayon. Ayan, may mga tama na.
Ay, tanggal na. Ang dikit. So, pag dito sa symbol na ito, ganito. Sisimbol natin. Tanggal natin yung tornilyo dito. Tapos natin yung tanggal na natin kanina. Dito lang ito sa side. The Bluetooth device is ready to pair. Ito lang. Open natin siya dito. Ayan, open na natin. Tumutupas. So, nilagyan na pala niya ng tape dito. Binaklas na kasi yun eh. Binaklas na ng ating customer. Nilagyan na lang niya ng tape. Ganun din sa kabila. Ito na natin. Yan. Yan. Tanggal na natin. Natin yung tape na nilagay ng customer. Nilagay ng nagawa pala. Yan. So, tornilyo pa dito, kabilaan. Timob lang natin yung tornilyo. Timob ko lang. Yan, natanggal ko na ang tornilyo. So, babaking ka na lang siya. So, be careful lang, baka may maputol. So, ito may, ano to. May natanggal. So, may tama na pala siya. Ang pagkaka... baklas ng ating ano ating customer, tinamaan na siya, basag-basag na siya, pansin nyo siya, basag na oh. Ito basag na rin to pagkakadali ng nagbukas. So ito tanggalin na natin to. Power. Parang wala power siya. Ito, diba? Oh, hindi siya nagpa-power. Stick na lang. No problem. So, actually, hindi ko pa siya nasaksak o na-power on. Sabi, eh, sinabi ng ating customer, so yun lang muna ang gagawin ko. Kaya, i-check yung kanyang mga switch. Kasi sabi, sira daw yung switch. So, yun ang atin mo nang gagawin niya. Testingin natin kung walang tester. So, ang gamitin natin tester ay analog. So, sobra. Pinitin natin ang calibrate na. So, ito lang. So, wala natin ang tester. Humahamawag ng tester. Tester.
Goodbye. Watch my power. So wala siyang light pero nagtumunog. Tanggalin muna natin ang battery. Goodbye siya eh. Testing natin to. So hindi siya gumagana. Ah, sira. So okay pa to. Okay pa. So, dalawa okay. Ito ay bakit siya hindi napalo? Okay naman ah. Sabi switch daw. So, isa lang yung nakita kong problema. Ang power, power on. So power on lang. So dalawa talaga. Ito at ito. Palitan ito. Ito okay naman eh. Okay din ito. Papalitan. Pinikit siya. Hindi siya matatanggal. Yan, hindi na din. Yung rubber. Palitan natin ang switch. Naipit-ipit na nga siya. Oh. Ipit din to. So, dalawa. Palitan natin. So, marami tayong switch dito. Ito, pwede rin naman ito. Kikiloy lang naman yung paa. Meron tayo dyan para dyan. Ito. Nasa dyan kilo na yung paa. Kailangan natin ay dalaw lang naman. Pares ng height. Pares lang. Sa piraso. Palitan ko na siya. Ang alignment lang naman yan, ganyan lang din eh. Kasi itong ang magkabilaan na to, mas magkadikit lang yun.
Tinesting natin siya. Ano lang yan, connected lang yan sa isa't isa. Yan, yung magka-ayon. Yan yung ano. Ito yung pinaka-switch niya. Gana naman siya. Kita niya naman, hindi niya makita. Ito lang, beep sound na lang. Okay siya. Tanggalin ko na lang to. So, gamit lang tayo ng hotter. Painit lang ako. Ng hotter. Hotter. Soldering ano na lang. Gamitin natin na yung soldering iron. Yan, hindi ko na pakita yung pagtanggal ng isa. So, pagtanggal lang naman yung ganito. So, dahil sira naman yan, sikwatin na lang natin. Sira naman na siya. Yan. Ganun din sa kabila. Hindi naman tayo dyan magkakamali. Ito lang naman yan. Ito ay magkadikit. Ayan. Ay, patay. Ayan, kadikit ang... Ayan. Ito lang na parang mabilis pagkakabit. So, pilit na natin yung bago. Paganyan lang posisyon. Yung position lang. Tinanggal natin. Aray ko, mainit. Mainit yung tinanggal natin. Yan, gamit tayo ng microscope. So, yan. Para makita-makita ako. So, yung pag-ano nyo, hinang nyo, babaan nyo lang yung temperature para hindi masira yung switch. Kasi pag nainitan mo siya, nasisira yan. Yan. So, nainom ko lang isa. Ito, babalik ko na lang siya. So, nainangan natin siya. Testing naman natin. Balitan.
balik na natin ang baterya. The Bluetooth device is ready to pair. Yan, sakto na tunog na. Kaya lang wala tayong lights. So hindi gumagana ang lighting nito, walang lights. Hindi natin ma-identify. Sira yung light identification. Ayan, napalitan na natin yung kanyang ano, mga tuck switch. Pero nakakasamang palad ay sira yung ibang tuck switch niya, hindi gumagana, so napalitan ko na. Kasi yun lang naman yung sabi ng customer. So na-diagnose natin na masira din yung kanyang amplifier IC, yung function niya eh hindi gumagana. So nagsubok akong maghanap ng IC para sa amplifier IC niya. So wala tayong makitang pamalit. So wala dito kasi made in China to, disposable. So na-chat natin yung customer. Sabi niya, nadali na lang doon yung service center. Pero sayang naman, sana dinala niya lang sa service center kung may warranty pa. So hindi niya agad nalaman. Bali ginalaw niya na to. Ayan, may mga binuksan na. So break na yung warranty niya. So magbabayad na lang siya ng labor sa service center kung mayroon service center. So, hindi siya kilalang brand, eh, made in China siya. Ayan, Huawei. Huawei ang kanyang pangalan. So, balikan na lang siya. Ayan, bali, ang magiging result nito. Test. Wala, hindi natin nagawa. Kasi po, kung ano, palitan sana nito, pwede naman. Papalitan ng module, i-convert. So, nakakabili naman ito eh. So, mas makakamura siya pag ganun. Siguro nasa 200 lang yung ganitong module. I-convert lang natin sa bagong amplifier. Meron naman kasing ano eh, 8 volts din yung sa battery. Meron na bibili nito. So, dadalhin din yung service center eh. So, wala. Hanggang dito na ating diagnosis. Balik natin sa customer. So, hanggang dito na lang aking video. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli sa ating pagre-repair. Salamat. Bye-bye.